Nilinaw ni Senador Francis Tolentino kung bakit siya nagbitiw sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayon sa mambabatas, ito ay para maging tapat sa noo'y kanyang kasunduan sa liderato ng Senado na mananatili lamang siya sa posisyon sa loob ng isa at kalahating taon. Ito anya na pag-usapan noong 2022 nang mamili ang liderato ng magiging chairman ng nasabing komite. Batay kasi sa mga naunang lumabas na report ay nagbitiw sa Blue Ribbon si Senator Tol dahil sa umunoy sumpa dito. Matatandaan na ang mga naunang chairman ng Blue Ribbon ay hindi na nakabalik sa Senado matapos ang eleksyon. Kabilang dito, sina dating Senador T.G. Gingona at Dick Gordon. Bago po tayo nanungkulan sa as chairman ng Blue Ribbon, meron pong pag-uusap at meron pong kasunduan na ako po ay manunungkulan lamang isang taon at kalahati. Ganon din po sa Commission on Appointments. Manunungkulan po ako ng isang taon at kalahati. And it is my intention to honor an agreement. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay inimbestigahan ng Blue Ribbon ay ang dalawang sugar importation ng Department of Agriculture, ang laptop deal ng Department of Education at ang vaccine procurement ng Department of Health. Bukod sa Blue Ribbon, ay sinabi rin ni Senator Tol na magbibitiw na rin siya bilang miyembro ng Commission on Appointments. Ang kanyang pagbibitiw sa kinukonsiderang dalawang makapangyarihang komite sa Senado ay alinsunod na rin anya sa matinding pangangailangan na tutukan ang Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones, kung saan siya rin ang chairman. Sa kabila nito ay nananatili pa rin bilang chairman si Senator Tol ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Kinukonsidera naman ngayon na pumalit kay Senator Tolentino sa Blue Ribbon ay sina Senator Sunny Angara, Senator Chis Escudero at Senator Pia at Alan Cayetano. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-ulat, SMNI News.